Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nandito po tayo ngayon sa launching ng mga fatawa for reproductive health, immunization, and other health programs. Ito po ay ginawa natin dahil po nakita po namin na ang mga programa po ng Ministry of Health, katulad po ng immunization or pagpapabakuna, ay hindi masyado na avail siya sa ground, no? Ang rason po nito ay kadalasan po hindi po naiintindihan ng ating mga kababayan kung ito ba ay halal or haram, no? Yung iba hindi nagpapabakuna sa kanilang mga anak dahil akala nila ito ay haram, no? So nandito po tayo ngayon, ang may tutulong po nitong activity na ito ay itong mga fatawa na ginawa po ng ating mga ulama. Ito po ang mag-e-explain, no? Na ang mga health programs natin or yung mga programa natin sa kalusugan ay ito po ay halal, hindi po ito haram, no? Katulad na lang po, for example, ng pagpapabakuna natin sa polio, no? Yung mga naging biktima po ng polio dito po sa BARMM ay yung una po ay kulang po sa immunization, isang beses lang po siya nagpabakuna. Yung pangalawa naman po ay hindi po talaga nabakunahan. So itong polio po ay talagang nakakalumpo, no? Nakakaparalisa. Pwede pong mamatay yung bata kapag siya ay nagka-polio. So bangamat wala po talaga itong gamot, once na magka-polio po yung bata, talagang polio patient na po siya for life, malulumpo talaga siya for life, no? Hanggang habang buhay po. So kaya lang po madali lang po itong iwasan sa pamamagitan lamang ng simpleng pagpapabakuna. So itong bakuna po ay safe, ito po ay halal, no? At ito po ay makakatulong po sa ating mga anak. Kaya dito po sa fatawa na ginawa po ng ating mga ulama, we hope na yung mga kababayan natin sa buong BARMM ay makaka-avail na po ng serbisyo sa family planning, serbisyo sa reproductive health, at serbisyo po sa immunization or pagpapabakuna. Maraming salamat.